Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. At patuloy po nating basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Titus chapter 3 verses 4 hanggang 7. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuho sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasam. Pagpalain ng Panginoong Jesus ang kanyang mga salita. Kahapon ay pinag-usapan natin yung pagbabagong ginagawa sa atin ni Kristo. Ngayon po ay paano natin natamo ang mga bagay na yun? Dito po sa verse 4 ay sinabi, ngunit nahayag. Nahayag ang pag-ibig at kagandahang loob ng ating Diyos na ating tagapagligtas noong tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Therefore po, dito sa talatang ating nabasa, pinapahayag po sa atin, inireveal, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagandahang loob, at ang kanyang habag. Through His Son, Jesus Christ. Yan po, naranasan natin ang tatlong bagay na to na saganang-sagana na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig niya, ang kagandahang loob niya, ang kanyang kahabagan sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kailangan po nating manampalataya sa Panginoong Jesus at kilalanin siya sa ating buhay upang ito'y maranasan natin ang ganap. Sabi nga po dito sa mga talatang ating binasa, hindi po daw tayo naligtas, hindi daw po tayo naligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, ng ating mabubuting gawa. Ang ating pong kaligtasan ay ayon lamang po sa pag-ibig, kahabagan at at kagandahang loob ng Panginoon at sa pamamagitan ito ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, hindi talaga tayo pwedeng magmalaki. Ngayon, sabi pa po, ano pa po ang ginawa ng kahabagan, pag-ibig at biyayang ito ng Panginoong Jesus? Ibinuhos niya sa atin ang kanyang Espiritong Banal upang magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Sabi po rito, naligtas tayo at pinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Dito po sa English version ay, He saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. Nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, gayon din ipinagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu. Ano pong gagawin ng banal na Espiritu? Bibigyan po niya tayo ng bagong buhay, rebirth, renewal of rebirth. And sabi po dun sa renewal by the Holy Spirit, pagbabago. Dito po sa Tagalog ay, ang ginamit po ay naligtas tayo, pinanganak na muli, siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Napabuti po talaga ng Panginoon. Yung pong pagbabago, yung pong paglilinis, a changed life, everything was brought to us by the Holy Spirit. Habang binibigay natin sa Kanya ang ating buhay, ito po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Nung palang tinanggap mo pa lang siya, nung palang manampalataya sa Kanya, pinagkaloob na niya sa iyo ang pagkilos na yon. Nililinis ka niya, babaguhin ka niya. At higit sa lahat po, sabi po doon sa verse 7, sa pamamagitan ng 6 ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasam.
May pinangakong buhay na walang hanggan para sa atin. At ito ay makakamta natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Gayun din po, ang sabi, tayo ay kanyang papabanalin, lilinisin, babaguhin. Saan pa po ba tayo pupunta? Kundi po sa Panginoon lamang. Wala na tayong ibang hahanapin pa. Naisip ko nga habang binabasa ko to, sobrang-sobra tayong pagpapala. Jackpot na jackpot tayo sa Panginoong Jesus. Dahil, ano, bakit ko po sinabing jackpot na jackpot? Dahil po, yung pag-ibig, yung kagandahang loob, yung habag, yung banal na espiritu, lahat po ay ipinagkaloob na sa atin. Ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay para sa atin upang tayo ay maibalik doon sa nais ng Panginoon. Ang tayo ay makapiling niya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo ay kanyang linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano na lamang ang dapat nating gawin? Lumapit, isuko ang ating buhay, manatili sa Panginoon, magpasalamat sa Diyos, at higit sa lahat, gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. At makikita po natin dito, doon po sa, ito po ay didiscussin ko bukas, makikita natin na ang bunga ng kaligtasan ay isang buhay na matuwid, buhay na gumagawa ng kabutihan. Yan po yung pag-usapan natin bukas. At ngayon po ay pasalamatan natin ng Diyos. Pasalamatan natin ng Panginoon sa ipinagkaloob niyang sagana, saganang sagana, ang kanyang pag-ibig, gagandahang loob, at higit sa lahat, ang kanyang habag. Ano po yung habag? Habag po ay yung pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, na habag ang Panginoon, na dapat paparusahan ka na niya, hindi ka na lang niya parurusahan, kundi nagkaroon siya ng kahabagan, pinatawad ka niya sa iyong mga kasalanan. Yun po yung natanggap natin. Ngayong umaga, kung ikaw ay hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay ang pag-ibig, ang kagandahang loob ng Diyos at ang kanyang kahabagan, pagpapatawad niya, mapit ka lamang sa Panginoong Jesus. Manalangin ka na isang taimtim na panalangin at sabihin mo sa Kanya na kailangan mo ang kanyang pag-ibig, kailangan mo ang kanyang biyaya at ang kanyang kahabagan upang sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus ay mapatawad ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko na maranasan natin to. Hindi lang natin nababasa, hindi lang natin naririnig, kundi maranasan po talaga natin to. At higit sa lahat, hindi lang basta maranasan o hindi lang masabing ikaw ay na-born again o ikaw ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan po at ang hinahanap sa atin ng Panginoon ay ang pagpapatuloy. Pagpapatuloy ng buhay na ito na kasama ang Panginoong Jesus. Tayo po ay mananalangin at siguro po magpasalamat tayo sa Panginoon. At hindi lang talaga siguro, dapat pala. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa kasaganaan ng pinagkaloob niya sa atin. Sa binigay niya ang kanyang bugtong na anak, binigay niya ang banal na espiritu para sa atin, sa ikapagtatagumpay ng ating pagsunod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo. Pinagkaloob mo sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong kagandahang loob, ang iyong kahabagan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Nang siya'y pumarito, tinanggap namin ang lahat ng ito, Panginoon, lalong-lalo na nung kami ay manalig at manampalataya sa Kanya. Ama, maraming salamat po. Salamat sa iyong Espiritong Banal na ibinuhos, nilagay sa aming mga buhay upang kami linisin, baguhin, at upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga pangakong ito na binigay mo sa amin. Dalangin ko po na ang bawat tagapakinig ay maranasan ang mga katotohanan ito sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa iyo at sa iyong anak na si Jesus. Salamat, Ama, sa oras na ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus at bukas po